SS Baikimo, ang ghost ship ng Atlantic. Naglayag ito ng walang tao sa loob ng 38 taon hanggang sa ito ay nawala sa ibabaw ng mundo. Ang kapalaran ng SS Baikimo ay nananatiling isa sa pinakadakilang misteryo sa kasaysayan ng dagat. Maaari rin itong pumasa bilang isang katakot-takot na yugto mula sa Twilight Zone. Ang barkong ito ay naglayag sa nagyayelong tubig ng Arctic nang walang tao sa loob ng 38 taon bago ang huling pagkakita dito noong 1969. At sa tuwing susubukan ng mga tao na isalvage ang barkong ito, isang bagay na malas ang kadalasang nangyayari na parang ayaw nitong magpasakay. Ang Baikimo ay isang steam-powered, steel-hulled na 1,322 na toneladang barkong kargamento na itinayo sa Sweden noong 1914, isang German shipping company na nagngangalang Baltisch Rederi, ang orihinal na nagmamay-ari sa barko at pinangalanan itong Angermanilfen. Ang ruta nito ay sa pagitan ng Hamburg at Sweden hanggang nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ay inilipat ng mga Aleman ang pagmamay-ari ng Ingermanilven pagkatapos ng gyera. Ito ay isa sa pagbabayad ng Aleman sa pagkalugi ng Britain Shipping Company. Ang pangalan ng barko ay pagkatapos pinalitan ng SS Baikimo. Ang barko ay naglayag sa buong Atlantiko sa hilagang baybayin ng Canada matapos itong mabili ng Hudson's Bay Company sa Scotland. Pangunahin nilang ginagamit ito upang ipagpalit ang mga panustos para sa mga balahibo na nagmula sa mga Inuit. Ang barko ay naglayag din sa Alaska at British Columbia na nagdadala ng mga pasahero at iba't ibang mga kargamento tulad ng pelts. Nakumpleto nito ang siyam na matagumpay na paglalakbay sa kabila ng pagkakasalubong ng mga malalakas na bagyo sa nagyayelong dagat. Gayunman, noong October 1, 1931, isang malakas na unos ang tumama sa barko na nagtatapon ng malalaking piraso ng mga yelo sa mga takot na tauhan habang ang Baikimo ay natrap sa isang malaking yelo. Inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na iwanan ang barko. Naglakad sila patungo sa bayan ng Barrow at sa loob ng 2 araw, hinintay nila ang pagdaan ng bagyo. Ngunit nang sila ay bumalik, ito ay nakalas mula sa yelo at inanod na. Nais ng mga tauhan na makuha muli ang barko, kaya't nagcamping sila malapit sa lugar at hinihintay ang perpektong oras para makasampa sa barko. Sa kasamaang palad, ang masamang panahon ay hindi humupa at ang Baikimo ay muling nakulong sa yelo noong October 8 na mas malubha pa kaysa sa nauna. Ang Hudson's Bay Company ay rinescue ang 22 mga tauhan nito gamit ang isang helicopter. Ngunit ang kapitan, kasama ang 14 na tauhan niya, ay nagpasyang manatili at naghintay na humupa ang bagyo. Ayaw nilang talikuran ang barko at ang mga kargamento nito. Nagtayo sila ng isang kanlungan na gawa sa kahoy, sa di kalayuan at binantayan ang Baikimo sa kabila ng bagyo. Noong November 24, isa pang mabangis na bagyo ng niyebe ang tumama sa kanila. Nang humupa ang blizzard, nawala na ang barko. Napagpasyahan ng kapitan na marahil ay nabutas ito at lumubog ng malalim sa tubig sa nagyayelong dagat. Ngunit nakakagulat, ilang araw makalipas, sinabi ng isang mga ngaso na Inuit sa kapitan na nakita niya ang barko na 45 milya ang layo mula sa kampo ng mga tauhan. Nasubaybayan ng mga tauhan ang barko. Ngunit nakita ng kapitan kung gaano kalaki ang pinsala mula sa bagyo. Naisip niya na hindi ito makakaligtas sa taglamig at kalaunan ay lulubog din. Kaya sinalvage nila ang ilan sa mga mahalagang balahibo na sakay ng barko at nagpa-rescue sila sa Hudson's Bay Company. Inabandonan ng kapitan at nang natitirang tauhan ang Baikimo. Ngunit hindi lumubog ang barko. Ang Baikimo ay nakita maraming beses sa mga sumunod na ilang dekada. Tinangka ng mga tao na sumakay dito. Gayunpaman, sa tuwing susubukan nila,
isang marahas na bagyo ang tumatama sa kanila mula sa kawalan o biglang malilibutan ang barko ng mga yelo. Ang tow lines ng barko ay madalas na nakakawala dahil sa magaspang na dagat, yelo at kung minsan sa walang maliwanag na dahilan. Sinabi na ang ilang mga tao ay namatay habang sinusubukang sumakay sa barko. Sa makatwid, ang Baikimo ay nakakuha ng reputasyon bilang isang barkong may sumpa at isang masamang tanda. Ang mga mandaragat ay nagbabago ng direksyon at tumatakas tuwing nakikita nila ito mula pa noong 1939, sa parehong taon. Bagaman ang Baikimo ay tila nawala sa malamig na Arctic Sea, ang ilang mga tao ay naniniwala na sa wakas ay lumubog na ito. Gayunpaman, 23 taon na ang lumipas, ngunit nakita muli ito ng isang pangkat ng Inuit. Kung saan man ito nagpunta, ay walang nakakaalam. Ang barko ay kasunod nakita ng maraming beses hanggang 1969, nang dumating ang isang ulat na natrap ito sa isang malaking yelo. Kapag ang isang salvage party ay dumating upang siyasatin ang ulat, ang barko ay nawawala. Walang nakakita sa Baikimo mula noon. Naniniwala ang mga tao na sa wakas ay nangkina ng dagat ang barko sa oras na ito. Ngunit walang natagpo ang bakas ng pagkasira ng barko. Noong 2006, ipinahayag ng gobyerno ng Alaska ang kanilang hangarin na hanapin ang nasirang barko. Sa ngayon, wala silang nahanap. Tila ba ang Baikimo ay naglaho na ng tuluyan mula sa balat ng lupa? Ano kaya ang nangyari sa misteryosong barko na ito? Kung sa wakas ay nangkin na ito ng dagat, paanong walang mga bakas ng pagkasira? Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa SS Baikimo. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga kaalam. Naway nakapaghatid na naman ako sa inyo ng isang makabuluhang impormasyon at kaalaman na maaaring ngayon nyo lang nalaman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Pero bago tayo magtapos, shoutout po muna sa mga taong ito na palaging nakasubaybay sa atin.